Ayun, good day mga katrops. So for today, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng viral na custard yogurt toast. Kailangan natin ng dalawang slice ng tinapay. So, option nyo po kung anong klaseng tinapay yung gusto nyong gamitin. And then, kailangan din natin ng Greek yogurt, 3 tablespoon. Gagamit din po tayo ng isang itlog. And then, 3 tablespoon of maple syrup. Any brand po. Or honey, ganyan. Pwede nyo pong gamitin. So, ayan. Make sure po na nakagloves tayo kasi kailangan natin mag-make ng hollow space or yung naka-indent sa middle part ng ating pinaka-tinapay. Ayan. Diyan po kasi, yung part na po yan, yan yung mag-absorb ng ating cream. Yung mixture. Ayun. So, gamitin natin yung ating mga daliri or pwede tayong gumamit ng kutsara para mas may pressure yung pag-indent ng ating tinapay. Ayan, ganyan lang po, no? Press. Lagyan po natin ng kuting pressure. Medyo mas nakakapagod tong part na to pero syempre, for the love of the life, ayan, ating pagtsagaan. Tayo mga nani, matyaga talaga tayo mag-prepare ng any food for our children. Ayan, tsaga-tsaga lang, press dito, kaliwa kanan, gitna, ayan. And then, pagka medyo firm na yung pinaka-hollow, ready to put na po yung ating mixture. Sunod, i-measure na natin yung ating Greek yogurt. For this recipe, pwede tayong gumamit ng 3 tablespoon. Actually, yung 3 tablespoon and 1 egg and 3 teaspoon of maple syrup, marami na po kayong magagawa dyan. Marami na po kayong malalagyan kasi as ano lang naman po siya, as cream topping sa pinaka toast bread. Viral na viral talaga tong recipe na to. Patok na patok sa mga teenager at sa mga mommy kasi one of the easiest recipe na I have encountered over social media. Yan, add ng egg. And then, yung ating maple syrup. Kuha tayo ng 3 teaspoon. Depende po kung anong mas prepared ng panlasa nyo. Either of the kind of maple or honey, masarap naman po yung outcome. Doon sa mga mahilig sa mga ganitong klase ng pagkain, ano. Kasi kapag ka parang hindi ka ganun ka open-minded mag-try ng panibagong recipe, parang baka hindi ma-appreciate, ganun. Kasi tayo mga Pilipino, parang normalize na natin yung minsan pag hindi kinalakihan, nagiging parang ano tayo, lame tayong tumikim ng pagkain pag mga hindi natin kinala or ano. Pero masarap pong mag-invent ng dish every now and then. So, hindi yung parang puro na lang yung sa alam lang natin or kilala lang ng panlasa. Gamit tayo ng maliit na whiskers para totally mix po yung ating mixture. Kasi ang hahabulin po natin dito is yung texture ng pinaka cream. Cream po ang tawag dito sa mixture na to, no? Itong pinaka magandang gamitin dito is yung whiskers talaga. Kasi kung tinidor lang or kutsara, hindi po siya magbe-blend totally. So, ayan. Wish. Ngayon, magandang exercise to para sa mga nanay. Easy recipe lang kasi to, tapos hindi siya masyadong time consuming. In a matter of preparation and cooking, maybe equivalent to 7 minutes. So, ayan na po yung texture na hinahabon natin nung ating mixture. Tapos, yan, ready to spread na yan. Lagyan na natin sa ating sliced bread. Gamit po tayo ng kutsara or kutsarita, ayan. Konting halo and then i-spread natin evenly. So for me, option ko po na gumamit ng blueberries and strawberry sa pinaka-topping po kasi yun po yung magbabalance nung lasa. Kasi kapag yung cream lang, parang hindi natin ma-appreciate kung cream lang yung nakalagay, lalo na ini-imagine natin lasa ng leche flan ba yan or whatsoever. So to blend it, mas nag-effort ako na gumamit ng blueberry and strawberry.
Ayan, so spread lang natin. Continue to put it. Actually, marami na po kayong malalagyan sa nagawang mixture na ganito. Siguro, if I estimated it right, mga up to 8 pieces po yung inyong ma-accommodate sa 3 tablespoons ng yogurt, isang itlog, at 3 teaspoons ng maple syrup. Ayan, ilagay lang natin ang ating mga toppings. Lagyan natin ng konting arte-arte para ma-appreciate ng ating mga junakis. Ayan. Kasi hindi rin ako masyadong mahilig sa matamis. Kaya parang ito yung napili kong combination talaga. So, balance yung lasa niya. Tayo kasi mga Pilipino, dalawang klase ng if not sa matamis, sa maasim. Kasi parang yun yung kinakailangan natin mga prutas dyan sa mga palipaligid ba sa ating mga backyard. Ayan, ready na po siya. Pwede na po natin isalang. Ayun, so habang nagre-ready po ako kanina ng mga ingredients, nag-preheat na po ako ng ating air fryer. Temperature of 180 sa air toast. And walang hindi na po ako naglagay ng time kasi preheating lang naman po. So, pag isasalang na po natin yung ating sliced bread with the mixture and the toppings, set po natin siya ulit sa 180 and air toast for 4 minutes. So, ayun, since preheated na po natin ang ating air fryer, so, mas mabilis na tayo makakapagluto. So, ayan, ilalagay na po natin ang ating sliced bread sa ating air fryer. Pwede rin po kayong gumamit ng oven. Kung meron po kayong toaster na yung sinaunang toaster pa na box type, yun, pwede rin po yun. Wala naman po magiging problema sa outcome. Same crispiness. So, ayan, lagyan na natin siya. Ating ayusin ang pagkakalagay para hindi mag-leak. At hindi tayo mahirapan maglinis. So, ayan. Ang gandang tingnan, di ba? Mga mami. Para hindi ako na... Ayan. Set natin ang ating temperature into 180. And then, ang ating timer into 4 minutes. Medyo mahaba-haba pong pindutan dun kasi nag-start siya ng... Immediately nag-start siya ng 20 minutes. So, mag-a-adjust. And a few moments later. Ayan ang outcome natin. Ang ganda, di ba? Ang sarap-sarap niyang tingnan. Siguradong magiging excited ang ating mga chikiting. Try nyo na mga mami.